Panginoon ay purihi. Alam niya ay dakilain. Panginoon ay purihi. Alam niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa. Nang ilalang sa papawirin, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin. Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilat ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw
ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalugmok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay, kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo sa tulong ng kanyang halimbawa, ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. At pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na inyong pinag-uusig." Tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig ng nagsasalita sa akin. At sa akin ding itinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Ang tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sabihin sa iyo roon ang lahat na dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco ng pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan, at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako.
tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon din napanauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban. Makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag. At magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayo at dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ate'y dakila at wagas, at ang karapatan niya'y walang wakas. Humayo at dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas, o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa Webes sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ngunit mapapansin po ninyo, nakakulay puti tayo ngayon, umawit tayo ng papuri sapagkat meron tayong ipinagdiriwang sa araw na ito. Kadalasan, ang ating ipinagdiriwang ay kamatayan ng santo o kapanganakan sa mundo ng isang santo. Pero sa araw na ito,
25 ng Enero, isang natatanging yugto sa buhay ng isang tao ang ipinagdiriwang natin ngayon. At yan ay ang aking nabanggit kanina, ang pagbabagong buhay ni San Pablo. The conversion of Saint Paul. Ginugunitan natin ngayon ang pagbabagong ginawa ng Panginoon kay dating Saul na naging Pablo. Mula sa pagiging tagausig, siya ay naging mangingibig ng Panginoon. From being a sinner to a lover of Christ. Napakagandang pagnilayan natin. Sa unang pagbasa natin ngayon, narinig natin yung mabilis na kwento kung paano si Saul noon ay numero unong tagausig ng mga Kristiyano. Pinapapatay niya ang mga naniniwala kay Kristo. Isang araw sa Damasco, habang si Saul ay naglalakbay, isang matinding liwanag ang sumalubong sa kanya na nagpahulog sa kanya sa kanyang kabayo. Matinding liwanag. At nagsalita, Saul, Saul. Sabi, sino ka? Ako ang Kristong iyong inuusig. At sa mga sandaling iyon, nung nabulag si Pablo ng panandalian, yung sandali ng kanyang pagkakabulag ay tila panahon ng Panginoon para ayusin, linisin, at baguhin si Pablo. Ano ang magandang mensahe nito para sa ating lahat ngayon? I am sure makaka-relate tayo. Karaniwan po ngayon sa panahon natin, ano yung mas malakas na pinagtatawanan? Ano yung mas madalas na pinagkukwentuhan natin? Kapalpakan ng ibang tao. Kasalanan ng ibang tao. Ha? Ito yung ginagawa nating pastime at hobby ngayon. Ang pampalipas oras natin, pagkwentuhan natin yung mga taong nagkamali, yung mga taong nagkasala, yung mga taong namumroblema, yung mga taong nahihirap ngayon, pinagpepiestahan natin ang buhay nila. At para bang napakadaling tumawa sa pagkakamali ng iba. At kuminsan, parang mas masarap tumawa sa pagkakamali ng iba. Kaya magandang pagnilayan natin. Tandaan natin, ang langit, ang Diyos ay nagbubunyi, ay nagagalak sa bawat taong nagbabagong buhay, sa bawat kaluluwang naililigtas. Ito ang kaligayahan ng Diyos. Kaya nga po sana matuto tayo sa araw na ito, ito ang baunin natin. Ito ang tanggapin nating mensahe ng pagbabagong buhay ni Pablo. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos para tigilan ng isang maling bagay, para tigilan ng isang maling relasyon, para tigilan ng isang masamang gawain, huwag kang matakot na walang tatanggap sa iyo, na walang maniniwala sa iyo, na pagtatawanan ka lang ng iba, na pagdududahan ng iba ang pagbabagong ginagawa mo. Tandaan mo, nagbabago ka hindi para kung kanino, kundi para sa Diyos lang. At huwag kang makakalimot kung paanong si Saul na matagal naging tagausig ng ating Panginoon, hindi sinukuan hanggang hindi nagbago. Ikaw din hanggang ngayon. Ngayon ay Webes, nagkaroon tayo kanina ng feeding program. Abay, dumadami-dami na ulit sila, awa ng Diyos. Nung nakaraan, parang 212 lang. Kanina, marami-rami na ulit sila, 261. Sabi ko, bakit pakaunti kayo ng pakaunti pa rin? Father, naghuhulihan pa rin. Kahit madaling araw, nanghuhuli pa rin. Pero sana mga kapatid, alam mo ninyo,
Pag nakita niyo yung pagbabagong nangyari, simula nung Marso last year hanggang ngayon, yung ating mga pinapakain sa ating feeding program, makikita't makikita ninyo ang unti-unting pagbabago sa kanila. Noon, pag pinatong ang pagkain, ay talagang agawan sila. Ngayon, makikita ho ninyo kung paano unti-unti nagbago rin sila. Bakit? Dahil hindi natin sila sinukuan. Sa mga sandaling ito, alalahanin natin ang mga taong matagal na nating ipinagdadasal na magbago na. Ipagdasal natin ngayon, alalahanin natin ang mga taong konting-konti na lang susukuan na natin. Titigilan na natin. Humingi tayo sa Panginoon ng dagdag pasensya, ng dagdag pangunawa, ng dagdag awa, ng dagdag pagmamahal. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, huwag natin kalilimutan, bukod kay Pablo, meron ding Ananias, ginamit ng Panginoon sa pagbabagong buhay ni Pablo. Sa misang ito, ialay mo ang sarili mo bilang Ananias. Gamitin ka sana ng Panginoon sa ikapagbabago, ikaliligtas ng buhay ng ibang tao. At lagi nating tatandaan, kahit kailan, hinding-hindi ka susukuan ng Diyos hanggang magbago ka, hanggang mailigtas ka. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo. Ang atin pong itutugon, maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang ebanghelyo maging sa mahihirap na pagkakataon at mapanganib na lugar. Manalangin tayo. Maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang ibang kundi si Kristo. Manalangin tayo. Maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at pangangailangan. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating bilanggo, ang mga pamilya ng mga nakabilanggo, at ang mga naglilingkod sa loob ng bilangguan. Ipanalangin natin ang mga kapatid nating lumaya mula sa bilangguan nang sila'y tunay na makaranas muli ng pagtanggap ng kanilang kapwa.
Ipagdasal natin ang mga taong nagkasala, nagkamali sa atin, at ang mga taong hirap nating patawarin. Ama naming maawain, habang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap ng pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay, lalong-lalo na ang mga kaluluwa na wala nang nakakaalala. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Pablo, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, naniniwala ang Diyos na kaya mo pa rin magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ang paulit-ulit na nagpapatawad at tumatanggap sa iyo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Diyos naming mahal, halina at kami baguhin, tingin mo ang panalangin ng bayan mong dumarain. Kami ngayon ay at sugatan, nagkukulang sa pag-ibig at biyayang minamahal. Halina aming Ama, isugo mo ang Espiritu ang kami ay matuto.
sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Pagkatao namin ay baguhin, puso namin ay pag-alabin nang ang mundo ay magbago. Buhay nito'y alay sa'yo. Halik na aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministries, organization, EOS del Nazareno, HDN, at mga samahan na ating simbahan sa darating na Enero 29, araw po ng Lunes, taong kasalukuyan, taong 2024, sa ganap na ikadalawa ng hapon,
para po sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Menor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Menor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang ating pong punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Puerte Cardinal Advincula, Arsobispo po ng Manila. Para po sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, araw po ng Martes, bago po ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para sa kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan din po ng Quiapo ay muli at laging nagpapasalamat sa inyo. Hindi lang sa pagsisimba, kundi sa pagbibigay po ninyo ng tulong donasyon para sa mga gawain at proyekto ng ating simbahan. Kaninang umaga sa ating feeding program, ang mga kababayan natin sa Abu Dhabi, ang mga Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi, ang siyang nag-sponsor para sa ating feeding program. Kagaya po ng mga kababayan natin galing Singapore, Amerika, at dito rin sa Pilipinas. Marami tayong mga kababayan na nakikiisa, mga kadeboto natin. At ganin ngayong tanghali, nagdala ulit ng donasyon ng mga walker, mga saklay o mga tungkod, ang ating mga regular na donors din. Kaya kung meron ho kayong mga pasyente na nangangailangan ng walker, libre po naming ibibigay doon po sa social service office. Pagkatapos ng misa, maaari ho kayong lumapit. Marami-rami po ang dinala nila ulit ngayon. Kaya marami tayong matutulungan. Walker, saklay at tungkod. Maaari po kayong lumapit. Maraming salamat po dahil kahit walang kalamidad, may mga nagdadala pa rin ng mga bigas, dilata, noodles at iba pang ipinamimigay natin. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo ng pagtulong ng simbahang ito. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.